Mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at Mon Ilagan. Magandang hapon sa kalap po naman ni Mayor Mon Ilagan. Kami ang inyong mga magiging tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. Ako po si Ace Cruz. Narito na ang headlines para sa IZ Balita Nationwide pang hapon, March 29, 2021. Isang linggong ECQ or Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Bubble. Kulang pa raw para mapababa ang kaso ng COVID-19. PCCI kontra sa lockdown. Pangulong Duterte mag-aanunsyo ng bagong community quarantine mula April 5 hanggang katapusan ng buwan. Pagbibigay ng ayuda sa mga residenteng naapektuhan ng ECQ, tiniyak ng Malacañang. Mga matatandang alkalde kasama na sa pwedeng mabakunahan kontra COVID-19. Justice Department aalamin kung uubrang EITF ang mag-imbestiga sa pagkamatay ng isang labor leader. At para sa ating balita sa ibang dagat, United Nations, kinundin na ang bagong kaguluhan sa Myanmar. Sa balitang sports, boxing fans, hati ang opinion sa muling pagbabalik sa ring ni Oscar De La Hoya. At syempre ba, para sa ating health news, pagkain ng papaya makatutulong sa pagbabuhas ng timbang. At sa showbiz, Mateo Gudicelli, ipinakita ang kanilang post wedding photoshoot ng kanyang asawang si Sara Geronimo. IZ Balita Nationwide. Sa patuloy po ni Engineer Garrick Barreto, narito ang detalye ng mga balita. Hindi pa sasapat para mapababa ang kaso ng COVID-19 ang isang linggong pagpapatupad muli ng ECQ o Enhanced Community Quarantine sa Kalakang Maynila at mga karating probinsya. Ayon ito kay Dr. Altea De Guzman, ang direktor ng DOH Epidemiology Bureau, dahil inaasahan namang tataas muli daw ang COVID-19 cases isang linggo matapos ang ECQ. Batay sa projection ng modeling tool ng PASTER, sisirit pa rin sa 500,000 ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila kapag ibinalik daw sa bubble policy kasama ang Cavite, Rizal, Bulacan at Laguna matapos ang isang linggong ECQ. Naniniwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI na mas malala ngayon ang sitwasyon ng bansa kumpara noong unang isilalim sa lockdown ng bansa noong August 2020. Ayon kay Benedicto Yuhico, presidente ng PCCI, ang Pilipinas ang may pinakamabang lockdown sa buong mundo, kailan para lubos na sumadsad ang gross domestic product ng bansa. Ani Yuhico, hindi lockdown ang solusyon sa COVID-19 pandemic dahil may ilan-anyang bansa na hindi nagpatupad dito at hindi naapektuhan ang kanilang GDP, pero ngayon ay nakare-recover na mula sa epekto ng pandemya. Iminungkahi ni Yuhico na pagtingin ng contact tracing upang matukoy kung saan talaga nagmumula ang pagkalat ng virus at kung saan ito patungo. Samantala, unang araw naman ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa Metro at Mega Manila, generally peaceful ayon sa PNP. Ang detalye, Patrol 9, J. Mark Degala. Pangkalahatan naging mapayapa ang unang araw ng pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa mga lugar na nakapailalim sa NCR Plus Bubble. Ito ang naging pagtaya ng Philippine National Police o PNP batay sa kanilang pagbabantay mula na maging epektibo ang ECQ mula kanilang alas 12:01 na madaling araw. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Ilde Brandi Usana, bagamat aminado silang pahirapan ang pagpapatupad ng 50% capacity sa mga pampublikong transportasyon, partikular na sa mga jeepney, maayos naman ang napaalalahanan ng publiko gayon din ng mga tsuper nito. Pakiusap lang ng PNP sa mga authorized person outside of residence o APOR na laging dalhin ang kanilang mga identification o ID card para mabilis silang paglusutin sa mga itinalagang quarantine at border control points. Habang patuloy naman ang panawagan ng PNP sa mga wala namang mahalagang gagawin sa
sa labas na manatili na lamang sa kanilang mga tahanan upang makatulong na pababain ang naitatalang kaso ng COVID-19. Samantala kaka, baka pwedeng makisuyo pakipindot dyan yung ating flash report. BWIC Flash Report. 12 tauhan ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 ang nagpositibo sa COVID-19. Ito ang kinumpirma ng pamunuan ng MRT Line 3 kasabay ng pagtitiyak nito na hindi nila pinababayaan ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Sa pahayag ng MRT Line 3, naka-assign ang mga nagpositibong tauhan nila sa Cubao, Ortigas at Santolan Stations. Kasalukuyan na naka-isolate ang mga natukoy na tauhan ng MRT na nagpositibo sa virus na naka-quarantine na rin at puspusan ang ginagawang contact tracing sa mga posibleng nakasalamuha ng mga ito. Ngayon, ang huling araw ng operasyon ng MRT Line 3 bago ito itigil simula bukas sa Marso at 30 na magtatagal naman hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay, Abril 4. Ito ay para bigyan daan naman ang mga isasagawang maintenance at repair works sa nasabing linya ng tren. Patrol 9, J-Mark. Tagalang gulit sa impinamento de la Casa. Dito, guys. Salamat, J-Mark. Alas 4, yes, ng hapon sa pagpapatuloy pa rin ng mga balita. Isinisirang Malacanang sa COVID-19 ang muling pagsasailalim ng Metro Manila at ilang karating probinsya sa Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ito'y matapos na batikusin ng mga kritiko ang umano'y palpak na pagtugon ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic at naulit ang ECQ. Paliwanag ni Presidential Spokesperson Ari Roque, dahil sa pag-mutate ng virus ang dahilan kung bakit dumami muli ang kaso ng COVID-19. Ang ilan pa niya sa mga bagong variants ay mabilis na nakahawa, kaya naging mabilis rin ang pagdami ng kaso. Kahit anya sino ay walang magagawa rito dahil ito amano ay naturalesa na ng virus. Inihayag ng Department of Health o DOH na ang pagpapatigil sa paglobo ng bilang ng aktibong kaso ng COVID-19 ang dahilan ng muling pagsasilalim ng mas mahigpit na quarantine status sa NCR Plus. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kung hindi ang papatupad ng mas mahigpit na quarantine status, pinangangambahang pumalos sa 430,000 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa katapusan ng Abril. Paliwanag ni Pani Vergere, ang mga lugar na kabilang sa NCR Plus bubble ay nasa high to critical risk na base po yan sa 2-week growth rate ng virus. Sa huli, brigandiin ni Vergere na ang pagpapatupad ng ECQ, Enhanced Community Quarantine, ay paraan para mapababa ang kaso na itatalang kaso ng COVID-19, mapigil ang pagkalat ng iba't ibang variants para na rin anya makarecover ang healthcare worker system ng Pilipinas at talong higit ang pagprotekta sa mas nakararami pang buhay. Samantala, i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang gabi ang pairaling quarantine status mula April 5 hanggang katapusan ng Abril. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, ito sa pamamagitan ng Talk to the Nation ng Pangulo. Giit ni Roque, sa gagawing pagharap ng Pangulo sa publiko, ay mabibigyang kasagutan na rin ang mga tanong na nakararami hinggil sa pinansyal na tulong o ayuda na pwedeng ibibigay ng gobyerno sa publiko sa gitna nga ng umiiral na Enhanced Community Quarantine. Kasunod nito, nilinaw ni Roque na hindi wala siyang ideya kung palalawigin ba ng Pangulo ang ipinaiiral na mahigpit na quarantine status. Kakabilang dako pagpapatupad ng critical skeletal workforce ngayong nasa ECQ ang NCR at ilang karating probinsya, tiniyak naman ng ilang pribadong sektor. Detalye, Patrol 17, Jopel Pelenio. Kasunod dako, maski kailangan muling pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus Bubble dahil sa pagtaas ng kaso ng new variant ng COVID-19, maraming kumpanya o establishment ang nagsara at maraming serbisyo at mga manggagawa ng labis na naapektuhan. Ngunit sa kabila nito, tiniyak naman ng ilang private sector o kumpanya sa bansa na tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng serbisyo sa mga taga Metro Manila at maging karating lalawigan na sakop ng new ECQ implementation. Ayon sa kumpanyang Globe, bukas ang kanilang mga social media services upang tumugon sa anumang mga problema na nangangailangan ng agarang atensyon, lalo na ngayong panahon na nasa ilalim ng mas mahigpit na quarantine status ang buong NCR at ilang lalawigan. Ginayag pa nito na nagpapatupad na sila ng critical skeletal workforce para sa mga service repair na kinakailangan maaksyonan. Inayo naman ng Globe Company ang publiko na huwag munang lumabas ng bahay at sa chikas na lamang kumano magbalod kung saan ikinitrito na mariin na sumunod sa mga stricter health protocol na itinatutupad ng ating pamahalaan.
Ito si Patrol 17 Shuttle Play na nagugulat para sa inyong may tumulakas, TWIZ. Maraming salamat, Patrol 17, Jopel. Tanggap naman tayo ng balita mula sa Maynila, Patrol 5, Aya Yupanco. Aya! Mahigit sa 10,000 bagong kaso. Mahigit sa 10,000 bagong kaso ng coronavirus o COVID-19 ang naitala ngayong araw ng Department of Health. Sa pinakahuling datos na inilabas ng DOH ngayong araw, pumalo, sumirit sa 10,016 ang bagong kaso ngayong Marso 29. Dahilan para umabot na sa 731,894 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa o yung mga tinamaan ng sakit na mga individual. Nasa 78 naman ang naitala lamang na bagong gumaling o recoveries. Sa NIO pa kumakit na sa 603,213 ang gumagaling sa sakit. Ang bilang naman ng bagong pumanaw ay umabot lamang sa 16. Kaya't ang kabuuan nito ay nasa 13,186. Nadagdagan din ang aktibong kaso dahil ito ay pumalo na sa 115,495 kung saan ang mga pasyente na tinamaan ng naturang sakit ay patuloy na ginagamot sa iba't ibang pasilidad at hospital. Sa pagpapatuloy na pagsirit ng kaso sa bansa, muling nanawagan ang DOH sa lahat na kailangan ang ating pagkakaisa upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng COVID-19. Ipagpatuloyan niya at paigtingin ang ating pag-ingat upang mailigtas ang bawat isa mula sa mapanganib na sakit. Maigi rin umanong manatili na lamang sa bahay ngayong Semana Santa at tiyakin naman ang pagsunod doon sa health safety protocol kung sakaling may mahalagang bagay na gagawin sa labas ng tahanan. Ang bilang ng bagong kaso ngayong araw ay record-breaking o pinakamataas na bilang sa mga nagdaang mga araw na umabot lamang sa mahigit na 9,000 na bagong kaso. Pero nga ngayon ay pumalo sa 10,016 ang bagong kaso. It is part number 5 ay pangbutubulan sa Pinmetod ng Lakas, DWI. At magpapatuloy pa mga karagdagang mga balita at malalaking ulat sa ating pagbabalik, Philippine Standard Time, alas 4:16 ng hapon. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Nagpapatuloy ang ating balitaan ngayong hapon, mga kaibigan, ngayong araw na ito. At sa mga karagdagang pang mga balita, kami po ang mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio. Ako si Ace Cruz. Ianusyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong gabi ang pairaling quarantine status mula April 5 hanggang sa katapusan ng Abril. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, hindi sa pamamagitan ng Talk to the Nation ng Pangulo. Giit ni Roque sa gagawing pagharap ng Presidente sa publiko, mabibigyang kasagutan na rin ang mga tanong ng nagararami hinggil sa pinansyal na tulong o ayuda na pwedeng ibibigay ng gobyerno sa publiko. Ito sa gitna ng umiiral na Enhanced Community Quarantine. Kasunod nito, nilinaw ni Roque na niwala siyang ideya kung palalawigin ba ng Pangulo ang pinairal na mahigpit na quarantine status. Ng Malacanang na makatatanggap na ayuda mga residenteng naapektuhan ng hanap buhay ng isang linggong pagpapatupad ng ECQ o Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nakaharap na ang pamahalaan na mapagkukunan ng pera para pondohan assistance program. Bigyan din ni Roque na 3 working days sa isang linggo ang halos na naapektuhan ng ECQ bilang ang mga Monday, Thursday at Good Friday ay non-working holidays. Una rito, umapila si Vice President Lenny Robredo sa pamahalaan na maagang mamahagi ng tulong sa mga residenteng nahirapan sa lugar na sakop ng ECQ.
Siniguro man ang liderato ng siyudad Caloocan na hindi nito pababayaan ang mga taga-lungsod sa isang post online. Ipinakita ng Caloocan Local Government Unit ang kanilang puspusang paghahanda sa mga food boxes na kanilang ipamamahagi daw sa mga residente ng Caloocan ngayong muling isinailalim sa ECQ o Enhanced Community Quarantine ng NCR Plus. Ay kay Caloocan Mayor Oka Malapitan, hindi nito pababayaan ang kanyang mga constituent. Dagdag pa niya, sisikapin nilang maabot ang bawat pamilya sa syudad para matiyak na maayos ang kani-kanilang kalagayan ngayong umiira lang mas mahigpit na quarantine status. Nagpositibo sa COVID-19 si dating Pangulong Joseph Estrada. Ito ay ayon sa kanyang anak na si dating Senador Jingo Estrada. At sa panayam ng DWIC, sinabi nitong Huwebes ay napansin niyang nanghihina na ang kanyang ama kaya nagdesisyon siyang isilalim ito sa COVID-19 swab test. Pero kalauna ay nagnegatibo ito sa virus. Pero itong linggo lamang, nang muling mapansin ng dating senador na nanghihina pa rin ng katawan ng dating Pangulo at nahirap na rin itong huminga. Kaya dagat itong dinala sa ospital at doon na lang nalaman na positibo ito sa COVID-19. Sa ngayon, ang Estrada nasa maayos o stable ang kondisyon ng dating Pangulo sa kabila ng pagdapo ng virus dito. Nagpositibo rin sa COVID-19 si Marawi City Mayor Majul Gandamra. Sa kanyang mensahe sa kanyang mga nasasagupan, sinabi ng alkalde ng Marawi na dinapuan siya ng nakahawang virus sa kabila naman ng mahigpit niyang pagtalima o pagsunod sa health protocols. Mula lunes hanggang biyernes anya ay nagtutubo siya sa kanyang opisina para i-monitor ang progress ng rehabilitasyon ng Marawi at tuwing Sabado mano ay dumadaan siya sa antigen test bago uuwi sa kanyang pamilya. At ito ang Sabado, lumitaw sa resulta na positibo siya at napagpasyahan niyang pasailalim din sa RT-PCR test kung saan parehas ang resulta dahilan para siya ay mag-quarantine. Maliban niya sa dry cup ay wala siyang ibang sintomas na naramdaman ang nasabing alkalde. Sumakmal ang buhay ng alkalde ng FAMI Laguna matapos dapuan ng COVID-19. Ayon sa Public Affairs Office ng Laguna, ang 53 anyos na si Mayor Edwin Pangilinan ay isinugod sa ospital noong March 15 dahil sirap huminga at nagpositibo sa COVID-19 noong araw din yun. Ipinabatid ng kampo ni Pangilinan na kasabay nitong nasawi ang 76 na taong gulang na inang si Lucena dahil din sa hirap sa paghinga. Nakapagdala ng karagdagang 187 na bagong kaso ng COVID-19 sa hanay ng Philippine National Police. Sa inilabas na latest data ng PNP Health Service, umakyat nga ang bilang ng COVID-19 cases sa 14,456. 2,157 sa mga ito ay nananatiling aktibo sa virus. Sa kaparehong datos, nadagdagan din ng 98 ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 at lumobo na ito sa kabuuang 12,262. Dako naman tayo sa camera, may report si Patrol 7, Jill Resontok. Nag-alok ng 25,000 pesos pabuya si Congresswoman Marie Cardema sa sinumang mga pagtuturo. Si Iris Pasari Magura na iniwan ng sanggol na kanagay sa isang karton sa lugar ng tapunan ng basura sa Batasan, Quezon City. Pinsabi na walang kwenta, magulang ubod ng irresponsable, walang pakialam kung mamatay daw ang sanggol sa agat ng nagamudigaya ng daga. Plano rin umano niyang magkahain na panungka ng batas ng upatan ng kapurasan ng migat, magandang uri ng magulang. Isa Patrol 7, Jill Re, Santo Cronulot sa Pinamitanong as Budaisi. Ating mga karagdagang ulat, iginit naman ng Department of Transportation na hindi dapat tataas ang pasahe sa lahat ng mga public transport sa panahon ng ECQ. Kita binigyan din ni DOTR ASEC for Road Transport and Infrastructure Steve Pastor kasunod na rin ng mahigpit na pagpapatupad ng ECQ sa mga lugar na nasa ilalim ng NCR Plus Bubble. Ay kay ASEC Pastor, paulit-ulit ang atas si Transportation Secretary Art Tugade na hindi dapat gagalaw ang pamasahe sa panahon ng pandemic upang makatulong naman sa mga kababayang manggagawa. Katakot-takot na traffic ang bumungad, hindi rin magkaundaw gagang pila sa mga checkpoints ang bumungad sa mga motorista ngayong unang araw ng muling pagsisilalim ng NCR Plus sa ECQ o Enhanced Community Quarantine. Mababatid na nag-set up ang autoridad ng checkpoints sa mga strategic areas para matiyak na walang makalulusot na ang mga hindi autorisado lumabas habang umiiral nga mas maigpit na quarantine status. Sa mga checkpoints na nakalatag sa boundary ng Caloocan City at San Jose del Monte, Bulacan, ay hinihingi ng mga nagmamandong autoridad ang mga patunay na sila'y APOR o Authorized Persons Outside Residence o lumalabas para sa essential travel.
Kabilang sa mga ito ay ang company IDs, COEs o Certificate of Employment at iba pang kaukulang dokumento. Samantala, sa kabilang dako, papayag ang makapasok sa NCR Plus bubble ng mga magbibiyahe pa ibang bansa. Ayon ito kay Transportation Yusek Artemio Tuason, sa gitna na rin ang pinairal muli na enhanced community quarantine sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal. Unang inanunsyo ng DOTR ang restriksyon sa public transport sa isang linggong ECQ sa Greater Manila Area. Sobra na makapasok ng Pilipinas sa mga dayuhang magulang ng mga Pilipino na mayroong valid visa at nagbabiyahe kasama nila. Ito'y ayon kay Immigration Commissioner Jaime Morente matapos na mag-issue ng exemption hinggil dito ang IATF. Sinabi ni Morente na hindi sila papayagang makapasok ng bansa kung nagbabiyahe silang mag-isa kahit pa may hawak silang valid visa. Ayon pa sa IATF, ang mga dayuhang seafarers na dumarating sa mga pantalan sa bansa ay hindi rin papapasukin kahit pa may seaman's visa o cruise visa. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Mga balita sa labas ng bansa. Inundera ng pamunuan ng United Nations ang patuloy na ginagawang pagsupil ng mga militar sa Myanmar laban sa mga nakikilos protesta sa naturang bansa. Sa pinakahuling datos, umabot na sa mahigit 100 ng mga protesters na namatay sa 44 na lugar sa Myanmar. Kasunod nito, nanawagan ang United Nations sa mga opisyal ng Myanmar na tigilan ang ginagawang pagpaslang dahil sa klaw ng pinanumpaan nilang tungkulin na protektahan ng mga mamamayan. Now, narito ilang daang protesters na ang nalagas ang buhay mula ng mapasakamay ng militar ang pamumuno sa Myanmar. Balitang pampalakasan. At yung opinion ng mga boxing fans sa muling pagbabalik ni Mexican legendary boxer Oscar De La Hoya sa ring. Ayon sa ilang fans ni De La Hoya, mukhang gusto lamang kumita ng boksingero kaya't naisipan itong magbalik sa ring. Mababatid na inanunsyo ni De La Hoya na siya ay sasabak sa ring gara sa darating na Hulyo 3. Taong 2008 nang huling makipaglaban si De La Hoya laban kay Pinoy champ Manny Pacquiao. Balita Pangkalusugan. Talaga naman palang masustansya ang paboritong prutas ni Ace Cruz. Ano yun? Ang papaya. Yun. Ang papaya ay maraming benepisyong pangkalusugan. Ang papaya ay mababa sa calories na katutulong mabawasan ang timbang. Maraming taglay na vitamin C rin ang papaya na nakatutulong naman sa immune system. At bukod dito, ang papaya daw ay naglalaban din ng fiber na nakatutulong kontra diabetes. Meron din ang papaya na tinatawag na phytonutrients sa katawan, nakatutulong sa katawan upang maiwasan ang panganib laban sa cancer. Ayon sa mga eksperto, ang papaya ay isang gulay o prutas na maraming nutrisyong taglay, ngunit hindi ito maaaring alternatibong gamot sa anumang karamdaman. Balitang showbiz. Ay, showbiz balita tayo. Pinakita ni Mateo Godicelli ang ilang larawan mula sa post-wedding photoshoot nila ng kanyang asawang si Sara Geronimo, isang taon na nakalipas simula ng ikasalang dalawa. Makikita sa mga larawang ito ang tamis ng kanilang tinginan sa isa't isa sa harap ng campfire. Mayroon din silang larawan na tila nagsasayaw sa isang pier. Sa caption ni Mateo sa kanyang post, nakasaad na nais niyang ibahagi ang isa sa mga espesyal nilang ginawa bilang mag-asawa pagkatapos ang kasal. Paano ba yung matamis na tingin mo diyo? Paano ba yung matamis? Dapat may ano kayo, may ngiti yan eh. Ayun o. Ayun. IZ Balita Nationwide. At sa isang pag-edisyon ng IZ Balita Nationwide rito sa DWIC. May tonong lagas. Balitang sigurado. Apat na servisyo. Sa komentaryo numero 1. Sa alam po ni Engineer Jeric Barreto. Ako po si Edwin Eusebio. Ako po si Ace Cruz. Susunod na ang ating mga pinagpipitagang anchor ng Teka Teka. Alas 4:30 na Mayor Moni Lagan at Senyor Ray Pacheco. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide.